Aris, tignan po natin kung kamusta ang huling apat na buwan ng iyong 2023. September, October, November, and December. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, so cleanse natin yung space mo. This is for you, Aries. Pwede nyo pong tingnan yung inyong big three, sun, moon, and rising, or even yung inyong Venus sign. Tingnan muna po natin, kamusta ka na ba, Aries? Ayan, tingnan natin. Spirit guide, kamusta po ba si Aries? Kamusta po si Aries, spirit guide? We have the now, okay? So, nandito ka sa present time, Aries. What I mean is, maaring mas nagfo-focus ka sa nangyayari ngayon sa life mo. Mas mahalaga at mas pinapahalagahan mo kung ano yung nandito ngayon. So ngayon, pwedeng hindi ka laging bumabalik sa mga nakaraan, 'di ba? Ang focus mo is yung ngayon, which is ito naman talaga yung pinaka-importante. So ayan, mas nagbibigay ka ng oras sa mga tao na nagbibigay din ng oras sa iyo. Tignan natin. Okay, marami naman sa inyo dito ay focus talaga is yung ngayon. So, hindi ko masabi na okay ba kayo kasi depende, 'di ba, kung ano ba yung nangyayari sa inyo ngayon. Tignan natin kung satisfied ka ba sa mga nagaganap sa buhay mo ngayon. Spirit guide, satisfied po ba si Aries sa mga nagaganap sa life niya ngayon? We have awakening, we have judgment. Okay, tignan pa natin. Satisfied ka ba? Nine of Cups. Marami naman po sa inyo is happy kayo sa nangyayari sa life ninyo. May mga na-achieve naman kayo, Aries, pero pwedeng kulang pa kasi talaga. Okay, nakukulangan pa kayo sa kung ano yung nangyayari sa life ninyo. Maari kasi na yes, may mga nangyari na mga goals ninyo, may mga na-reach kayo na goals ninyo, pero parang hindi pa siya sapat para sa inyo. We have Herald of Spring. Okay, so feeling mo marami ka pa ditong matututunan, madami ka pa talagang gustong gawin sa life mo. So some of you are happy but not satisfied with your life right now. So marami pa kayong kailangan tapusin, marami pa kayong projects, marami pa kayong goals na gusto ninyong ma-achieve. So ayan, kaya siguro nagpo-focus din talaga kayo, Aries, sa ngayon kasi gusto ninyong mangyari yon. Tignan natin ano ba yung mga positibong pwedeng maganap sa natitirang apat na buwan ng 2023 mo. Tignan natin. Spirit guide, ano po ba yung mga positibo na pwedeng mangyari kay Aries? Tignan natin. We have King of Summer. Mas magiging ano ka dito, emotionally mature. May mga bagay na sabihin natin, Aries. Okay, hindi ka naman kasama dun sa isang sitwasyon na yon. Hindi mo talaga isasama yung sarili mo. So, you will know your limits here. Ayan, so yan yung mga positive changes din yan, positive growth pagdating sa life mo. Tignan natin, or as an individual, mas ano ka kasi dito, mas may connection ka, you're very grounded ngayong natitirang 4 months na ito. So, ang focus mo talaga is yourself, your family, and not the other people sa paligid mo. We have the Magistrate. Okay, this is the Magician, if I'm not mistaken. Oo. Tignan natin. So, mahaba din yung pasensya mo dito. Ngayong apat na buwan na to. Okay, that is justice. Matututo kang lumaban, matututo kang ipaglaban kung ano yung tama, kung ano yung sa tingin mo ay para sa'yo, na wala kang tinatapakan na tao, Aries. And yung mga tao din na nakasakit sa'yo, big or small, kung ano man yung nagawa nila sa'yo. Yes, makakaramdam sila
nang balik. Mm-mm. So, tignan pa natin. Tapos kung may mga kaso, may mga papeles kayong nilalakad dito, makaka-receive kayo ng positive news pagdating sa mga yan. Tignan natin, Spirit Guide. Ano pa po ang mensahe natin? We have King of Spring. Mas magiging ano ka din dito, magiging passionate. Mas magiging proud ka sa sarili mo. Ayan, tignan natin kung ano-ano ba yung mga yan. Tignan natin. Okay, the fish. Regarding to sa finances mo, mas magiging connected ka pagdating sa finances mo, pagdating sa wealth, pagdating sa mga blessings na marireceive mo. So, mas alam mo, Aris, kung paano yan kontrolin ngayon. Hindi siya basta-basta mawawala na lang sa mga palad mo. Yung tipong hindi pa nga dumadapo, wala na. Mas magiging kontrolado mo ang iyong kaperahan ngayong susunod na apat na buwan na ito o natitirang apat na buwan ng 2023. Pero still, nasa desisyon nyo pa rin yan. Tandaan nyo po, may free will kayo, Aris. Tingnan natin. We have the stars. Okay, meron ba kayong lugar or bansa na gustong puntahan na pwedeng inaayos nyo yung mga papers nyo about dyan? So, yan po, makaka-receive po kayo ng good news. Merong ma-aprobahan yung visa dito. Magkakaroon na kayo ng schedule. Ayan po, pwedeng mabilisan siya mangyayari. Aris, tipong akala mo wala ng pag-asa, tapos biglang mag-turn 360 degrees yung mga pangyayari dito. Magiging happy po kayo. Wish fulfilled ito. Tingnan natin. Okay, we have the book. Meron kayong pag-aaralan. More on sa money talaga yung iba sa inyo. Pwedeng mga big purchase din ito. Ayan o, tignan nyo, diba? Sabi ko magiging proud kayo sa sarili ninyo. Tataas din talaga kasi yung confidence ninyo, Ari. So meron kayo ditong pwedeng meron kayong negosyo, meron kayong kabuhayan na madidiscover. Okay, na magbibigay sa inyo ng, kung hindi siya sudden wealth, pwedeng makikita mo na unti-unting umaangat yung life ninyo. Alam mo, mabilis yung progress pagdating dito sa inyong finances. Mm-mm. Meron din po dito, ayan, kasi parang meron ka na namang pipirmahan na kontrata. So, hindi ko alam kung bibili yung iba sa inyo ng mga properties talaga, ano. So, pwedeng yan, naiisip nyo pa lang. Pwedeng, bago matapos yung taon, ayan, mapagdedesisyon na nyo na talaga kung ano ba yung gagawin ninyo. Tapos meron tayo ditong key, pwedeng may bibili ng sasakyan, magpapalit ng sasakyan, mag-upgrade ng sasakyan ngayong natitirang apat na buwan na ito. So tignan naman natin ano ba yung mga negatibo na dapat mong iwasan. Tignan natin yan para balance yung reading mo. Kaya ako ito sasabihin para maiwasan ninyo. Kaya natin ito titignan. Tignan natin, Spirit Guide. Iba sa inyo, madalas kulang sa tulog. Please po, matulog kayo ng nasa ayos or ayusin nyo yung tulog ninyo. Aris, madami dito lumulutang ngayon ang isipan or feeling nyo lumulutang kayo. Ayan, so ingat din kayo sa mga kinakain ninyo. Tignan natin, baka may nangangapal yung batok dito. Okay, ano ba itong mga negatibo na dapat mong iwasan? Ano ba itong mga to? Spirit Guide, let's see. We have extra joker. Okay. So, ang kailangan mong gawin or kasi pwedeng yung sobrang pagiging positive mo, Aris, maging dating niyan sa ibang tao is parang hindi mo sineseryoso yung mga bagay-bagay sa life mo. Ayan. So, hinay-hinay lang po sa pagiging positibo. Minsan kasi parang, alam mo yung parang nagiging pilit na siya. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo, tao tayo. Kung nalulungkot tayo, okay lang malungkot tayo, okay lang umiyak tayo. 'Di ba? Ipakita nyo din yung sabi natin, maging vulnerable din kayo. Hindi pwede na puro positive lang yung ipapakita nyo sa mga tao sa paligid ninyo. Kasi marami dyan, yes naman, ano, totoo naman yun na hindi naman talaga lahat ng tao, kahit nga ano ipakita mo, kahit wala kang ipakita, 'di ba? Hindi ka naman nila maiintindihan. Kaya lang kasi ito, mami-misunderstood ka kasi. Pwedeng iniisip nila, ay nako, si Aris hindi na nagseryoso sa buhay. So, yun. So, iwasan nyo maging sobrang positive naman talaga.
I mean, kasi baka merong mga times na ari seryoso na yung pinag-uusapan, pero dahil sobrang positive ninyo, nakangiti pa rin kayo. Ay, tipong ganun ba? So, yung kasi baka yung basta yung smiley face talaga kayo, yung tipong kahit seryoso yung pinag-uusapan, kahit minsan malungkot, akala ng iba nakangiti kayo. So, ayan, tignan natin kung ano pa ba yung dapat mong iwasan. So, iwasan maging sobrang positive. Maging OA na ba sa pagiging positive? Tignan natin, spirit guide, ano pa po? We have, ayan, so, ingatan nyo din yung puso ninyo. Ayan, diba sabi ko kanina, pwedeng meron dito. Hindi kayo laging natutulog ng, ay, yung wala kayong maayos na tulog, madalas kayong puyat. Ano pa? Yung kinakain ninyo, ayan, baka po meron yung iba sa inyo, ay meron kayong heart problem. So, iwasan nyo talaga yung matatabang pagkain, yung mga mamantikang pagkain. Kasi sabi ko, parang may nangangapal yung batok dito kanina. Tignan natin, spirit guide. O siguro, baka kulang talaga sa tulog yung iba sa inyo. So, protect your heart. Ayan, so meron kasi tayo ditong awakening. So, pwedeng meron ka madidiscover regarding your health. So, ngayon pa lang ay iwas na kayo sa mga mamantika at matatabang pagkain. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po? We have, ayan. Okay, may stalker ka dito. Medyo mag-ingat kayo dyan sa tao na yan. Sa J, nagsisimula yung name niyan. Letter M. I, tsaka L. Yan, kung meron kayong mga kilala, hindi ko natatandaan ha kung ano yung mga sinabi kong mga letters. Pero yan, kung ano man yung mga na-pick up ko na yan, ingat kayo sa mga pangalan na, yung mga name na nagsisimula sa ganyang letters. Oo. We have, ayan, five of diamonds ito. Okay. So, ingat lang kayo pagdating sa heart ninyo. Okay, pwedeng ito ay sa puso talaga, I mean, regarding sa relationship, yung iba naman sa inyo, regarding talaga sa health ninyo. So, ayan po, ingat kayo dito. Tapos, kapag magde-decision talaga kayo, okay, huwag kayong magpapadala masyado sa emosyon ninyo. Timbangin nyo pa rin, okay, meron kasing sisira dito ng trust ninyo, sa totoo lang. Yun yung pinapakita dito. So, ingat kayo sa mga umpisa ng letter na yon. Kasi pwedeng may nagtataksil sa inyo dito, oh. Parang lagi kayo yung sinisisi, pero totoo siya naman yung gumagawa ng ganun, ng yung sinasabi niya sa iyo. Pwedeng ito ay friend mo. Ayan, pwedeng hindi ikaw yung pinagbibintangan niya, pero pwedeng pinapasa niya sa ibang mga kaibigan ninyo. Pero ang totoo siya talaga yung naninira sa iyo. So, yan, iwasan mo yan at saka pakinggan mo or pakiramdaman mo yung intuition mo ngayong 4 na buwan na ito. Tignan natin, ano ba yung mga blockages at weakness mo regarding work, family, friends, lover, money, health, and business. Tignan po natin yan isa-isa. Spirit guide, pagdating sa trabaho, ano po ba ang blockages? Okay, Herald of Autumn. So, ito. Marami pa kayong matututunan, Aries. So, ang sinasabi lang sa inyo dito, di ba? Sobrang positive nyo nga. Ang sinasabi dito, talaga kayong makinig. Okay, hindi pwedeng alam nyo na lahat kasi hindi eh. Marami pa kayong matututunan kahit nasabihin nyo pa na alam ko na lahat, ganyan-ganyan. Hindi ko na kailangan makinig. Hindi, matuto po kayong makinig. Okay, so pwedeng yun yung nagiging blockages ninyo. May mga times na parang tinatamad ka ng makinig kasi feeling mo alam mo na, Aries, yung mga sinasabi. Though yung iba sa inyo, alam nyo naman na talaga. Pero kasi baka meron pa kayong mapulot na iba pang keywords, iba pang mga kaalaman. So, matuto kayong makinig dito. Tingnan natin. Okay? Pagdating sa family, spirit guide, kamusta po si Aries? Kamusta po si Aries, spirit guide? Pagdating sa pamilya. We have 9 offspring. Pagdating naman talaga sa pamilya, ayan, pag may naririnig ka na hindi maganda regarding sa family mo or regarding sa ibang tao towards your family, pinag-uusapan, ganyan, pinagtatanggal mo talaga. So, minsan nagiging blockage siya. Why? Kasi pwedeng meron kang nasagap na hindi naman pala tama. Medyo naging OA pala yung kwento regarding sa'yo. Tapos, nag-react ka. Oo. Nag-react ka na hindi naman pala angkop doon sa nangyayari talaga.
So, ayan po, nagiging blockage siya. And minsan, pwedeng dahil sa sobrang pagtatanggol mo sa family mo, Aries, medyo nabubulagan ka dito. What I mean is, hindi mo nakikita yung pagkakamali nila. Ang nakikita mo lang is yung nang-aaway sa kanila or yung may nasasabi sa kanila. Parang ganyan. So, yes, I know, naintindihan ko, you protect your family. Pero minsan kasi, pwedeng may mali din dun sa family mo. Which is, yun yung kailangan mong tanggapin, kailangan mong i-absorb, and huwag kang maging bias. Tignan natin. Pwedeng yan na, hindi yan regarding sa ibang tao. Kung hindi, sa family members mo lang talaga. I mean, kunwari, family mo, relatives mo, mga kapatid mo, yung favorite mong kapatid, tapos yung least favorite mong kapatid, o, diba? So, alam mo yun, so, huwag kang maging bias, yun yung sinasabi sa'yo dito. Hindi ko din alam kung ba't yan yung sinasabi ko sa'yo, pero yan yung napipick up ko. Tignan natin pagdating naman sa mga kaibigan mo. Spirit guide, pagdating naman po sa mga kaibigan, kamusta po si Aries? Tignan natin ano ba yung weaknesses, ano ba yung blockages. Tignan natin, spirit guide. We have 8 of summer. Okay. So, nakikita ko naman dito, pwede na meron ditong isang kaibigan mo na parang umiiwas sa inyo. Or baliktad, pwedeng ikaw yung umiiwas sa mga friends mo, Aries. Okay, pwede talaga na wala kang time sa kanila kasi sobrang busy mo siguro, ganyan. Pero kasi yun, nagiging blockage siya. Kaya yung iba sa inyo, pwedeng kayo yung pinag-uusapan. Kasi parang napapansin nila na lagi ka nalang umiiwas sa kanila na tipong wala ka ng time, kahit wala ka naman, feeling nila wala kang ginagawa, ganyan, or hindi ka talaga busy, feeling lang talaga nila iniiwasan mo sila. So, nagiging blockage siya kasi nagkakaroon ka ng, ano, ng mga tao dito na nami-misinterpret ka, na minsan may nasasabi sa'yo, behind your back, and parang sabi natin, nagiging evil eye siya, nai-evil eye ka dito, na pwedeng hindi nila naiintindihan yung pinagdaraanan mo. Which is, yung iba naman sa inyo, sinasabi nyo sa sarili nyo, wala naman akong dapat ipaliwanag sa kanila. Siguro kasi nagre-reach out tong mga kaibigan mo, Aries, pero ikaw yung lumalayo. Or the other way around, pwede rin naman. So, pwedeng hanggang sa mapagod na lang talaga sila, tapos di na sila mag-reach out. Kasi parang lagi kang tumatanggi. Hindi ko alam kung ba't yun yung nararamdaman ko para sa inyo. Okay, tignan natin pagdating naman sa love life mo. Spirit guide, pagdating naman po sa love life. We have 5 of spring. Laging may pag-aaway dito. Pwedeng lagi kang kontra, Aries, pagdating sa person mo. Tignan mo, 50-50 yung energy natin dito. Pwedeng lagi kayong nag-aaway. Parang this 4 months, pwedeng hindi maging maganda yung mga usapan ninyo ng person mo, ng asawa mo, ng karelasyon mo. Kaya medyo mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. Siguro, instead na kontrahin mo siya, is mag-suggest ka na lang na mga pwede mong i-suggest. Na sa tingin mo, mas makakabuti dun sa gusto niyang gawin, sa mga plans niya. Pero wag mo siyang kukontrahin. Do some suggestion. Ayan. Kasi pwedeng yung pagkontra-kontra mo talaga sa kanya, Aries, yan yung nagiging dahilan kung ba't kayo nag-aaway. Oo. Tuloy, iniisip tuloy ng person mo. Alam mo kung ano? Kontrabida ka sa buhay niya. Naiisip niya ganyan. Okay? So, dapat kayo yung magkakampi. Kaya, ano ka na lang sa kanya. Consider kung hindi mo nga siya kayang suportahan fully dun sa gusto niya kasi nga nakikita mo talaga may mali. And then do some suggestion. Yun yung gawin mo. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. 5 of autumn. Tignan mo. Pagdating sa money mo. Diba, ayan o. Sabi ko sa'yo, diba, mas magiging wise ka talaga ngayong, ano na to, ngayong natitirang 4 months ng 2023. Kasi connected ka and mas wise ka na, mas kontrolado mo yung paggasto sa pera mo. So, nagiging blockages talaga yan, oh. Ayan, oh. Yung iba sa inyo. Pwede kasi na nako-compare nyo yung lifestyle ninyo sa lifestyle ng iba. Hindi naman lahat sa inyo kasi marami naman sa inyo dito ay kontento naman kayo pagdating sa finances ninyo. Kaya lang kasi yun, meron pa rin dito na ganun yung nangyayari. Kaya ang siste, hindi po umuunlad yung kaperahan ninyo. Kung nag-iipon kayo, eh may nakita kayong may binili yung ganito, ganyan. So ang nangyayari, bibili din kayo. So instead na naipon yung pera nyo or sa iba nyo nagastos yan sa mas makabuluhang bagay, di ba, ganyan yung nangyayari. Parang naging cycle na siya. Kung hindi po kayo yan, pwedeng family members ninyo. Isa sa family members ninyo ganyan. At sino ang gumagastos? Pwedeng kayo po.
Kaya nasa inyo pa rin yung control, Aries. Oh, for some of you, hindi kayo yan. Pwedeng family members ninyo kasi baka may uminit yung ulo dito. Tingnan natin. Tingnan nyo na lang kung saan ba kayo makaka-relate. Okay, pagdating naman sa health, spirit guide. Pagdating sa health, we have the Fool. So, ayan. Ewan ko, madalas ba kayong may cheat day dito? Kung kayo po ay nag... Aries, kung kayo ay nag... nagda-diet, so may cheat day yata kayo dito. So, pwede rin na meron po yung iba sa inyo, may ginagawa kayong diet na hindi naman talaga angkop sa katawan ninyo. So, baka mabigla yung katawan ninyo dito. Pag-isipan nyo mabuti yung mga gagawin ninyo. Ayan, more on kasi diba ang sinasabi ko lang kanina at nakikita ko lang kasi talaga is about sa puso mo. About sa tulog, ganyan. About sa kinakain. Tignan natin. Ito kasi baka mamaya may tinatry kayo dito ng mga diet pills, mga ganyan. Ay baka hindi talaga maabsorb ng katawan ninyo. Ano yung hindi kayo hiyang? So medyo mag-iingat kayo sa mga ganyang iniinom ninyo. Even sa mga tea, sa mga coffee. Tignan po natin. Pagdating naman sa business. Pagdating sa business, we have 10 of summer. Napakagandang energy. Ayan o, magiging proud ka nga talaga sa sarili mo. Kaya lang ang nagiging blockages dito, pwede po na sobra kayong ma-overwhelm dito. Aries, pagdating sa inyong negosyo. So, tipong kumita lang kayo, sabi natin, itong month na to, sobrang magbobongga na kayo ng lifestyle. Which is medyo pawas-bawasan nyo naman. Pero hindi naman, hindi ko man sinasabing mali. Pero kasi, diba pagdating nga sa business, hindi naman laging, you know, hindi siya laging, Pasko. Hindi laging Pasko, ganyan. So, ano kayo dito? Kayo po ay medyo maghinay-hinay. Okay. Pagdating dito sa paggastos ninyo, sa kinikita ninyo, sa negosyo. Yes, nakikita ko naman talaga na uunlad yan. Ayan o. Kasi okay po yung pamamalakad ninyo. Tingnan natin ano ba yung specific na blessing na darating para sa'yo. Tingnan natin, spirit guide, specific po na blessing na darating kay Aries. Okay. Meron tayo ditong lilies. Meron tayo ditong the heart. Okay, meron dito. Meron nag-overthink kasi dito. Okay, so pwedeng may gustong manligaw sa'yo or meron kang gustong ligawan, meron kang gustong i-pursue dito, Aries, or pwedeng may gustong mag-pursue sa'yo. Tignan natin, magkakaroon ng enlightenment yung tao na yan kung ano ba talaga yung dapat gawin. Okay, we have clover. Meron dito. Pwede po na may magbigay sa inyo ng pera. Pwede rin na manalo talaga yung iba sa inyo. Ayan. Manalo yung iba sa inyo sa mga tinatayaan nyo. Ngayong darating na September, October, November, and December. Napakaganda po. Actually, medyo mabilis yung pera pagdating sa inyo. Ngayon, Aries. Ayan. So, ano bang nagagawa ng pera? Madaming kayang gawin ng pera. Diba? So, ingatan niyo yung pera ninyo. Kasi ang pera, mabilis ding maubos. Kahit sabihin natin na mabilis yung dumating sa inyo kung waldas naman kayo pagdating sa, you know, paggastos ng inyong pera. So, wala din, di ba? So, tignan nyo po kung saan nyo ito madadala. Ayan. So, isip dapat. Huwag puro puso. Pagdating sa pag-handle ng finances ninyo, balance yan dapat. Para yung dumating na pera na to, mas mapalago nyo pa. Actually, swerte kayo ngayong ano na to, ngayong darating na 4 months na to. Yung huling 4 months ng 2023. So, tingnan po natin. Ito po yung iyong... Okay, ang lucky color mo is ito. Green and yellow. So, magsuot po kayo ng mga ganyang damit para ma-attract nyo yung positivity. Ano pa? Yung pagiging optimistic. So, ito yung lucky numbers mo. We have number 47, 39, 49, 28, 5, 4, 9. Ayan po. We also have number 6. Yan po yung iyong mga lucky numbers. At eto naman po yung affirmation ninyo for this last 4 months of 2023. Comment nyo lang po ito below. And maraming salamat. Mag-iingat kayo always. More blessings to come. Bye-bye, Aries!